pakinggan ho natin to si Tatay Digong nyo kung ano sinasabi. Dali lang ho, ah. Itong vlog na to, ano eh, 10 buwan na ang ano, kalipas at ah, merong 487,000 views. Pakinggan ho natin. Nagka-interest lang ako eh. At tatanong ko lang sa mga kung tama si Tatay Digong nyo sa kanyang ginagawa. Sineryoso. Yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Ito ay time. Sa gitna ng panawagan ng ilang legal groups na bawiin niya ang memorandum na nagbabawal sa mga membro ng gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senate Durban Committee, nanindigan si Paulong Duterte kagabi. There ain't no way that I will withdraw it. You can do your worst than I will do mine. Kayo ang nag-umpisa nito. Dito ako nagtataka eh. Dahil itong sa atin, itong Tatay Digong nyo na to, eh, galit sa korupsyon. Pero, ba't ganitong naging galaw niya sa Senate Blue Ribbon Committee? I want them to go to the Supreme Court. Gusto kong makita ng footage ng behavior nila during... I want it recorded in history. Yung pangyayari sa Senate. Ano, they behave badly. Nagbabala rin siya sa Senado. Yung Senado pa, ano, they behave badly. Eh, yung mga tinatanong ho ng mga senador, di ho ba, puro wala silang makakuhang resultang sagot. Puro para sa kanila, kasinungalingan sinasagot itong mga miyembro ng Parmali, di ba? Pero para kay Digong, they behave badly, yung mga senador. Nabaliwalaan ka nilang contempt powers kung wala namang magpapatupad dito. At babalik na rin paraw niya at hindi ang mga cabinet secretary ang makukulong, kundi ang mga senador. Sila pa ipakukulong. Alam niyo mga friend, maski ho sa pamamahay, hindi ho sinusunod parati ang utos ng ama o ng magulang. Lalong-lalo na kung ang mga anak ay meron na hong utak at alam nila kung mali o tama ang inuutos nung kanilang magulang. Di ba? O, mali inuutos eh. Nagkapag-aral ka. O, sabihin natin, ikaw ay PM mayor na. O, abogado ka. O, justice ka eh. Inuutosan ka ng mali, susunod ka. O, pakinggan ulit natin siya. O, na-warningan ko kayo. Walang susunod sa iyo. Eh, yun eh. Walang isang pulis o isang Air Force, Navy o Army. Walang isa, walang susunod sa iyo. Paano niya nalamang ganun? No? Ito bang mga pulis, eh, karamihan ho rito, mga pinuno ho nito, mga PM mayor, mga generals, mga ganito. Oh. Ibig sabihin, kayo mga generals, eh, hindi nyo alam kung tama o mali pa ang ipinag-uutos sa inyo ng inyong tatay. Ha? Nag-iimbestiga ho si Nadoy. O bakit ganitong galaw niya itong Tatay Digong nyo? Sa halip na... At ang iniimbestigahan ho na si Nado, bilyon nakaw ng Parmali. Pero yung tatay ay galit na galit sa mga kanyang mga senador. Hindi ko, ano, ewan ko sa inyo kung tama o mali itong Tatay Digong nyo. Because, yeah, sinasabi ko sa kanila, huwag mag-cooperate, especially if it is to further give you the power to insult everybody. Pag pinagsisigawan ninyo ang yabang ninyo ngayon. So, aside, hindi naman nagyayabang yung mga senador, diba? Sino ba nakapanood ng Blue Ribbon Committee? Wala akong nakakita ng kayabangan. Nabibisit lang sila. Dahil hindi nila yung sagot na nare-receive nila sa tanong nila, eh,
Mga abogado ho kasi yan eh. Alam naman nila kung nagsisinungaling ka, hindi naman mga tulonggis yung mga senador, diba? In the sense na matagal na ho silang, kagaya to si Gordon, tagal na nitong mahawak ng Blue Ribbon Committee. Oh. Kayo in contempt, pag nalaman ko, ang ikulong ko, yun ang senador. Pag sinipe in contempt daw yung mga ano, kabinete niya, ang ikulong niya raw yung senador. Kayo, ikulong ko. Diyos ko, Lord. Napaka-powerful niya, ano? Hindi naman sineryoso ng mga... Ito ang tumatakbong senador ngayon. Tohong si Digo. Senador ang banta ng Pangulo. Sabi ni Senate President Tito Soto, sa tingin niya, nagpapaheg lang ng galit ang Pangulo. Muli naman... Tama naman. Ha? Eh, tanong. Senator Soto, ano yung kinagagalit niya? Dapat ba siya magalit? Nag-iimbestiga lang ang Senado sa korupsyon? Ba't siya nagagalit? Di ba? Ay, abo. Tumanat ang Pangulo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Richard Gordon. Maangampanya raw siya laban sa senador at hahabulin daw niya ang anyay ninakaw na 86 million pesos na pondong dapat ibilik ni Gordon sa kaban ng bayan. Hahabulin kita. Kapag inabot kita, sapakin ko yung ulo mo. Presidente ho na yan ha. Habulin kita. Pag nakita kita, sapakin ko yung ulo mo. Wala hong naging Pangulo ng Pilipinas na ganito magsalita. Bukod tangi ito. Bukod tangi ito. Totoo ho yan. Maski na si Marcos, hindi ganito magsalita. Oh, iba to. Ay, nako. Ewan ko sa inyo ha. Yukay na sigaw ng Duterte, Duterte. Eto siya. Bakit tinakbo mo yung pera ng gobyerno? Bakit tinakbo mo yung pera ng gobyerno? Eh, pinag-uusapan, bilyon. Ang sinasabi niyang hinaano ni Gordon, 86 million. Eto pinag-uusapan dito. Pero bakit siya na singit eh? Bakit ngayon niya lang di sinisingil si Gordon doon sa sinasabi niyang tinakbo ni Gordon? Ah, di ba mga friend? Eh, ilang taon na, 5 taon na nakalipas. Ngayon lang siya nagngangakak na tinakbo mo yung pera ng gobyerno. Ah, oh. Ay, hindi ho. Hindi ho tao matalino, pero hindi ho kaya isipin itong galaw nito. Hindi mo naman kaya makipag-ano sa akin. Nananakot ho siya eh, di ba? Oo. Yung katawan mo? Ay. Isang wallop lang yan. Isang wallop lang yan. Huwag ka ngayong mayabang dyan. Mga kababayan ko. Hindi naman mayabang si Gordon, di ba? Nag-iimbestiga sila, hindi naman sila nagyayabang eh. Oh, pero sa kanya, nayayabangan siya. Ano ba ito naman to? Kala ko, sa halip na makisama siya sa investigasyon, sa nanawawalang pera, eh, eto siya, oh. Itong si Gordon, saan man ito mapunta sa kampanya? Bago siya magsalita, magsigaw kayo, Bayaran mo. Parang bata, di ba? Pag next kampanya raw si Gordon, magsigaw kayo, bayaran mo. Kandidato ho yan. Aplikante ho yan ngayon sa pagkasenador. Aplikante po, ah. Pero kung gumalaw siya, wala siyang katalo-talo. Sagot naman ni Gordon ang walang humpay na banat ng Pangulo. Senyales daw ng takot ng Pangulo na umabot sa kanyang imbestigasyon kapag inilabas na ang paunang report ng Blue Ribbon Committee. Hindi raw siya bababa sa level ng Pangulo at bagkus ay lalong lumakas ang kanyang loob na ibunyag ang mga anyay kasinungalingan ng Pangulo at ibalik ang perang dapat ay napunta sa taong bayan. Sinagot din ang Pangulo ang pagpunta niya sa tindahan ng mga mamahaling relo sa loob ng isang mall tulad ng ibinunyag ni Senator Gordon. Ayaw, magbili ka ng mga relo, mag-abot ng mga 800,000 1 million. Bakit ba na ako magbili ng gano'n? Korne, tignan. O, oh, di, wag ka bumili, di ba? Di bagay. Hindi naman tayo yung milyonaryo. Binanatan din ng Pangulo si Opposition Senator Kiko Pangilinan dahil sa bantaumano nito sa mga empleyado na ehekutibo at sa pagpukpok sa usapin ng expired test kits na binili ng Department of Health. It was Pangilinan who said that the worst is yet to come to
mga empleyado. Alam mo, Pangilinan, andyan ka lang, bakit mo takutin ang mga tao? Hindi naman tinatakot, di ba? Ewan ko sa kanya, ano? Eh, bilang isang abogado, talagang ganun ang ano mo eh. Pagsisiyasat mo eh. May halong panggulat, di ba? Oo. Eh, ganun din naman siya, di ba? Oo. Tatandaan ko eh, nung yung sinapak ni Sara eh. Ano? Magdimanda ka? Sabi mong sheriff eh. Panood ko yun. Kala ko, magdimanda ka eh. Ganun din, oo eh. Ewan ko dito, kiddy kong. Ano to? Who are you to threaten or even to intimidate? Wala naman ako nakikita tinitinreten ni Pangilinan. Ewan ko kung ano siya. Ibig sabihin, pinanonood niya ho ang Senate hearing ng Blue Ribbon Committee na sinasabi. At sa halip, takot, siguradong takot na takot siya dahil bakit ganitong reaksyon niya doon sa mga senador, kay Drilon, kay Gordon, kay Pangilinan, ba't tinitira niya sila? Eh, yung parmali ang nagsisinungaling. Di ba, mga friend, ano nyo yung utak ninyo? Huwag kayong siyado. Ay, nako. Government workers. Senator Pangilinan is overly engrossed over the test kits expiration that is borderline for school door. Eh, yun yung test kit eh. Ma-expire na eh. Oh. Tsaka, hindi siya ang tinatanong eh. Parmali ho ang tinatanong, di ba? Parmali. Eh, ba't siya sagat na sabat tungkol ho niya sa mga expired test kit whatsoever? Wala na siyang pakialam niya kung tutusin eh. Not unless alam niya yan. Physical. After 2 months and 12 hearings, paulit-ulit pa rin ang tanong kahit paulit-ulit na rin ang sinasagot ng DOH. Kaya nga paulit-ulit ang tanong, di ba? Kasi hindi makakuha yung sagot naman nila iisa eh. Siyempre, tanong ka ng tanong. Eh, kagaya yung kay Mago. Oh, sumagot ng para sa Senado, maganda yung sinagot ni Mago. Pero, sinalo nila sa Kongreso. Oh, di ba? Nung nakausap na sa Kongreso, pagbalik ni Mago, iba na ang sinasabi. Ito yung parma nito, maliwanag pa po sa sikat ng sa tubig na mineral water na may ano ho ang palakanyang dito. Sabit ho na sabit na sabit. Pero dahil hindi pumasok sa script nila, ayaw nilang makinig at ayaw. Binabasa niya yung sinasabi niya eh. Binabasa niya eh. Oh. Tanggapin. Sa isang pahayag, iginit ni Pangilinan na hindi dapat pagtakpan at hindi dapat nililihis ang usapin sa atiwalian. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na pipilitin niya mapahupa ang tensyon sa pagitan ng Senado at ng Palasyo. Oh. Sabi ni Guevara, pipilitin daw niya mapahupa ang tensyon ng Senado at Palasyo. Bakit kailangan magkaroon ng tensyon ang Senado at ang Palasyo? Tungkol lang ho dyan sa pag-iimbestiga ng Senado sa parmali na yan na talaga namang napakaliwanag na isang pagnanakaw. Kaya nga, gusto nga mangyari, sampahan niya. Yun din yung gusto mangyari itong si Gargani sa kanya itong si Ong na bakit daw sila kinukulong. Sampahan nyo na kami ng kaso. Wala pa naman kami. Hindi pa naman kami napapatunayang guilty. Well, iniimbestiga pa nga kayo eh. Oh, ba't kayo sasampahan ng kaso? Iniimbestiga pa nga kayo. Oh, tsaka yun nga, yung Gargani, nakasakay na sa eroplano, tatakas na sa Davao. Oh. Tapos, sabi mo sasampahan ng kaso, hindi pa guilty. Eh, kung nawala yan. Oh. I-escape po na nga eh. Oh. Eh, mukha sana itong mga grupo na to na, ito, may mga kaso sa ibang lugar eh.
itong miyembro nitong family. Oh. Sanay hong magtatakbo eh. Oh. Yan, labo eh. Tingnan natin kung meron pa. At kakausapin daw si Executive Secretary Salvador Medjaldea tungkol sa memo na nagbabawal sa cabinet members sa dumalo sa Senate hearings. Ivan, may rin na nakatutok. Yan lang ho masasabi ko. Pag ang isang actually hindi presidente siya, oo. Pero ang kumpanya, Pilipinas, sa tao, empleyado lang ho siya eh, bilang presidente. Pero hindi ho kanya yung kumpanyang Pilipinas. Tao po ang may-ari, mga Pilipino, mga mamamayan ng Pilipino. At kaya siya dyan, nakapo, bilang Pangulo, empleyado siya ng Pilipinas bilang Pangulo. Oh, hindi ho hari na kaya, oh, uutusan mo yung mga, ano eh, mali naman na yung, mantangi mo, pakukulong pa raw niya yung mga senador. Oh. Wala eh. Eh ito ho ah, nag-a-apply na naman to. Hindi, natapos yung Pangulo. Oh. Ngayon, nag-a-apply na naman siya bilang senador naman. Oh. Ngayon lang ho nangyari yan sa larangan ng politika sa Pilipinas. Na ang isang Pangulo, pagkatapos niya maging Pangulo, hindi niya alam kung ano a-apply niya, kung vice president siya, o senador siya. In the sense na matanda na. Oh, mantalang yung Pinoy, yung Cory, oh, yung Ramos, pagkatapos ng kanilang termino, baba na sila, di ba? Oh. Baba na sila. Si Makoy nga lang ang naglambitin ng todo eh. Oh. Nakadalawang termino pagkatapos ayun. Nag-isip na siya paano niya idideklara Marcelo. Napakaano ho ng politika ng Pilipinas. Sobra. Sana wag mangyari. Nung panahon ho kasi bago bumagsak ang martial law, marami yung sumasabog pati ho yung Plaza Miranda bombing. Hindi mo malaman kung sino. Hanggang ngayon, at this moment, hindi pa alam kung sino ang nagbato ng granada sa Plaza Miranda. Napakarami po ng politika. Ganun ho kasi ang mga talagang dugong politiko na nananalaytay sa kanilang ugat. Wala sa kanila buhay ng tao. Basta ang mahalaga, masa ikatuparan nila ang kanilang minimithing power. Kaya ako minsan, mahirap pong magsasama dyan sa mga ganyan. Lalo ngayon, huwag naman pahintulot ng Panginoon. Baka ho yan ang maisip ng isang partidong patalo. Ha? Na hindi kayang tumanggap ng pagkatalo. Baka magkaroon ho ng utak. Baka lang. Na senaryo. Nalalabas na sila na api. Upang masira ang kanilang kalaban. Huwag naman sana. Sa politika ho talaga, sa totoo lang, wala hong halaga ang buhay ng tao sa mga iyan. Lalo na ho yung mga politiko na ganid sa kapangyarihan, ayaw bumaba. Nangyari, di ba? Maguindanao Massacre? Oh, mga ampatuan yata, oo, na sentensya na na reclusion perpetua, like imprisonment without possibility of parole. Oh, wala hong ano yan, mga politikong ganid sa kapangyarihan. Wala hong halaga sa kanila buhay ng tao. Totoo po yan. Tignan niyan, mga journalist yung pinagpapatay doon sa ano, babaon pa sana talaga. Ililibing talaga yung mga pinagpapatay nung Maguindanao. Oh, wala hong halaga ang buhay ng tao sa mga politikong ganid. Oo. Na hindi marunong tumanggap ng ano, na ayaw nila nang matatalo sila. Every trick in the book gagawin ho niyan. Hmm.
Sana walang mangyaring ganun. Oo. Sana. Marami yung ganyan. Oo. Mga nagsasalita na ano. Galit ako sa mga korap. Sila pala korap. Galit ako sa droga. Sila pala promotor. Ganun mo. Ha? Sana, Panginoon, huwag mong pahintulot. Pero gaya ng ano, yun yung si Aling Lenny, palakas ng palakas. Kahapon, nag-live ho ako eh. Masaya ho ang naging live namin, di ba? Si Aling Lenny, ang topic din kung gaano siya palakas ng palakas sa tao. Ngayon, ito, itong eleksyon na darating, ngayon lang din ho ako nakakita ng ganitong klaseng kandidato. Kagaya ni Aling Lenny. No. Walang pera, ha? Hindi naman niya sinasa. Talaga namang wala eh. Diba? Nasa kondominium nga lang nakatira. Pero yung mga anak niya, puro mga titulado na. Kung tutuusin, pwede na siyang hindi, ano, mamahinga na siya eh. Tapos na kanyang mga anak eh. Para sumabak pa siya sa politika na to eh. O, bilang pangulo pa. O. Kaso eh, tao ho eh. Tao ho ang nagtutulak sa kanya eh. Na hindi niya. Alam niyo, tinatawag nating ano, no? Gaya nga ng sabi niya, yung guhit ng kapalaran eh. Oo. Maski na anong ayaw mo, pag gumalaw na po ang Panginoon, hindi ka makakatanggi. Nangyari po yan, siguro sa mga nanonood ng Ten Commandments. Siguro naman ho sa inyo, bihira ho hindi nakapanood niya. Namuhay ho ng prinsipe si Moses magmula pagkabata. Nabuhay ho siya sa marangyang pamumuhay. Come to the point na dumating na ang tinatawag nating gumalaw na ang kamay ng Panginoon. At doon, nalaman niya, aksidente nalaman niya na siya pala ay hindi Egyptian kung hindi isang alipin, Hebrew slave. Pero lahat ginawa ng kanyang naging umampon sa kanya, yung kapatid nung Pero, yung kanyang nobya, lahat ginawa na para mabago ang isip ni Moses. Pero hindi, sabi niya, hindi ko alam eh kung anong power ang nagtutulak sa akin eh, sabi niya. Kaya dito ako, sabi niya. Dito na ako, nalaman niya na kung sino yung kanyang lahi eh. Dito ako mananatili. At yun, namuhay siya bilang isang alipin. O. Ganun ho, gumalaw sa taas. O. To, inaano ko ah, mga friend. Pumana ho ang kanyang asawa. Si Jesse Robredo. Isa rin hong hindi korap na politiko. Pumanaw po. Aksidenteng pagkamatay. Siguro kung hindi pumanaw si Jesse Robredo, wala hong Vice President Lenny Robredo na tumatakbo. Ngayon, parang ang tingin sa kanya ng mga Pilipino, eh siya ang kaligtasan ng bansang Pilipinas. Which is, para sa akin nga ho, yun din ho ang tingin ko. Yun din ho ang tingin ko. Pero yun nga, maraming dumudurog pa rin sa kanya, mga lugaw-lugaw, mga 4x40, mga anong mga gapatak lang. Nakikita nitong mga tao na to yung gapatak, ha? Nakikita nila yung maliit na butas, pero yung malaking butas, bulag sila, ha? Bulag sila. Oh, gaya nga sabi ni ano, BBM Duterte. Sino ba yung mga yan?
Isipin ninyo kung ano mga yan. Oh, yung BBM mo, pinapadisqualify. Kaya nga sinasabi ko, yung galaw ni Bigong, kung totoo yan, na hindi niya gusto si Bongbong, hindi ho yan makakatakbo. Dahil nga ho, napakalakas ng isang pangulo daw. Lalo yan, puro appointee niya yung mga nasa Supreme Court. Kaya nga matigas sila eh. Ba't hindi nyo kasuhan sa Supreme Court? O yun ang sinasabi ni Digong doon sa mga senador, nabubuisit na siya. Dahil paulit-ulit, sampan nyo na sa Supreme Court. Alam nyo naman, pag sumampa doon, anything goes na ho doon. Yun nga yung Bongbong. Dapat disqualify nga, sabi nga ni Justice Carpio, di ba? Pero hindi ah. Pero hindi pa tapos ang kanyang kaso. Hindi pa tapos. Ha? Hindi natin alam. Kasi, parang tuloy-tuloy ang kampanya nila eh. Parang walang katakot-takot eh. Na talagang makakatakbo siya. Diba? May mga naririnig naman ako na pag na-disqualify ka yan, magkakaroon ng people power too. Mga bluff eh, no? Mga bluff. Yan din ho yung nangyari nung nasa Supreme Court ho, yung kanyang petisyon na siya ay nadaya. Oh, pag hindi ka na na-desisyonan ng ano yan, na nabasuray ka yan, magkakaroon ka ng ano, people power, hindi kami papayag, nadaya si BBM, siya ang panalo. Tangina, mas marunong pa sila doon sa Supreme Court. Oh. Ano na yun? Pwedeng-pwede nang gawin ng Supreme Court na baliktarin ang naging desisyon ng COMELEC na panalo talaga si Bongbong, ng Court of Appeal na panalo talaga si Bongbong. Di ba? Na marami nangyayaring ganyan. Panalo sa lower court, sa Court of Appeal, panalo pagdating sa Supreme Court, nababaliktad. Maraming nangyayaring ganyan. Pero hindi ho nangyari. Ha? Ibig sabihin, hindi na i-impluensyahan yung Supreme Court. Sana ganun din ang mangyari dito sa patong sa disqualification case. Kasi, ang last say nga ho dito, Supreme Court na naman. Oh. Ganun ho yan. Hindi lang po ah. Shout out po natin yung mga sumama sa akin kahapon sa live. African Size, Joral Jelly, Divine Wilson, Akira Milus. Lahat ni Baya, my friend. Jeff Ramos, Ivy Lilia. Dayang Pides, Delgado Yoshikawa. Salamat kahapon ha, my friend. Jargon 26, Berry Hot River, Nate Diaz, Sinen Sarno. Eduardo Pulido. Jose Tanco. Ano yung mga sumama? Roan Jelly, shout out Roan Jelly. Mika, may sumama sa amin na mabaser to si Marcos Duterte. Shout out na rin natin. Tsaka to si Miles Tan, mga ano sila. BBM sila. BBM sila. Rodrigo Romero, welcome to the club. Dolor Garcia, Menopause. Mamerto Villanueva,
Diego Bawin Bawun. May mga bago. Celeron 26, my friend. Abdul Maring. Brenda Kaminsky, my friend. Shout out, Brenda Kaminsky. Bartolome Gabion Jr. Welcome to the club. Guramosa Sarabotska. Itura Katsuri. Alpa Mega. May mga dumadagdag tayong subscriber. No? Nyamura Ryan, SP Magno, Choy Choy, Bungo, Doc Rap, Ang Mandirigma, Deborah Bustos, Pits Romingan, Cheyenne Jane Rosete, Mark Rose, Kenny Bada, Apple G, Janjan Oplida, Rose Libren Santos, Tessa Vargas, my friend. Menopause, Aboy Paraiso, Roy Punsalan, Jun Lagon, Eman Escalona, Brother Eli Asistio, shout out Brother Eli Asistio, Sub Angel, Jack Patty, Maris Hart, Deborah Bustos, Kabsat Lloyd Aglaro, Queenie Prince, Manjun Claro, Kimelo TV, Loy Manuel Kumura, Angus Man, my friend. SKL Vlog, Kayla, Nap, Uncle Judes, Tessa Marie Sinyeres, Stella Marie Sinyeres, Mia Mariposa, Mr. Riman, ako Sel, Dr. Agerly Ulit Soriano, Iloco Pinoy, my friend, Isay, Inaro, Adoracion Dimaranan, my friend, shout out, Charles Pram, Aya Suliman, Randy Reyes, Michelle Hart Saint, Boy Hong Kong Balong, Bea R. Expectator, Dolor Garcia, si Dolor Garcia, para ati kaming, anong ti, masyado rin, ang dami hong, ano, buong mundo, yung mga Pilipino, kanya-kanya ho sila ng, ano, inisyatibo, na ipakita suporta kay Lenny, oh. Mercy Tessilim, Becha Lintag, Giselle Wigan, Lau Mamitu, Noel Resuelo, my friend, happy birthday ulit. Lila Collins, Rosana Mangubat, Marlon Bilin, Vincent Kiat Wong, Frank DBC, Shay Eng, London, UK, nak. Long time no talk. BBM kasi itong Shay natin. Alam mo na yan, matampuhin yan. Yung Shay na yan, matampuhin yan. Ha? Ay nako, nakapag-vlog na naman tayo. Hanggang dito na lang po. Alas 5 ng hapon ho dito. Malamig na. Oo, malamig na. God bless po, God bless po. Sana yun ha. Basta Lenny tayo ha. Mga friend, shout out UTW, United Talino Warriors, shout out United Talino Warriors, ha? Nagkakaiba-iba man tayo, talagang ganun siguro, no? Basta, suri-suri, mahirap kung bumoto kasi ng hindi alam ang sinasabi, ha? Gaya yan, graduate daw siya na Oxford.
Tinawagan na Oxford. He did not. He did not. Sabi ni ito. Yung kasama ni... Ito si Tunying. Si Jerry Baha. He did not graduate. Yan. Simpleng bagay lang ho yan. Eh, ba't di mo pa aminin kung di ka naman nakagraduate? Oh, ba't mo sasabihin graduate ka na Oxford? Ikaw naman para kasi... sino ba? Ay, si Evelyn! Graduate daw siya ng Machachuchit. Hanggang dito lang ho. God bless. Sana, ano, hindi ho lahat ng utos ng ama eh sinusunod, lalo na ho kung mali na. Di ba? Oh, eh si Inang Lenny, wala hong, wala yatang inutos na mali eh, yung nanay natin si Lenny Robredo. Oh. Eh, huwag tayong bilib na bilib sa tatay digong nyo, ha? Dahil, yan nga ho, nag-iimbestiga ho itong mga Senado, eh, siya niyang ginugulo. Yung nag-iimbestiga, siya niyang ginugulo. Mabuti ko siya nagpapasweldo dyan sa mga senador na yan. Natural na magtrabaho yan. O, ang nagpapasweldo ho dyan, yung kumpanya natin, Pilipinas. O, empleyado ho natin yan, yung mga senador. Maski ho yung Pangulo, empleyado lang natin yan. Tayo may-ari ng Pilipinas eh. Oo. Yung Pangulo naman natin, yung nakuha naman nating empleyado na bilang Pangulo, eh, payag na siya. Na gawin nyo na lang kami probinsya ninyo. Philippine Island, Republic of China. Bukod, sa'yo ba itong Pilipinas? Para ka mag-desisyon ng ganyan? Ha? Presidente? Hindi naman sa'yo Pilipinas eh. Empleyado ka lang dito bilang Pangulo, di ba? Mga friend? Oo. Ba't ka makikipag-deal ng gawin nyo na lang kaming probinsya nyo? Oo. Sige nga, isip-isip tayo, no? Ito, tanong. Sagot, tama ho ba ang tatay digong nyo sa kanyang ginagawa? Sa mga senador na nag-iimbestiga ng korupsyon? Tama ba o mali? Magandang hapon po. God bless.